Magandang araw ho sa inyong lahat, mga kababayan. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Okay, so si Harold Roque is very seldom nating napag-uusapan ano, itong mga nakaraang mga araw. Ngayon ho, meron pong inilabas naman po siya na bagong pahayag. At para po sa akin ito ha, bukod po sa pinuri niya ang kabaliwan ni Duday, eh huling-huli na rin po siya dito sa kanyang panggagamit lamang, no? Minamangga niya, minamangga po ni Akla ito hong si VP Sara. So in her current state of mind, eh malayong malayo rin kay ano eh kay Coco Pimentel eh at saka rito kay Boying Rimulyan na napatanong pa nang anya ano nangyari sa iyo? Ito naman si Coco Pimentel, ang payo niya, eh magpa-check up ka na. Pero dito po kay Harry Roque, ito ang sabi niya nga po dito ha. Ayan o. On VP Sara's October 18 presser, bastos daw si VP Sara ayon sa mga dating kritiko ng kontra sa paglilibing kay Marcos Sr. Sa libingan ng mga bayani. Naapektuhan daw ang pag-iisip ni VP Sara. Sabi naman ng mga supporters ni PBBM na ayaw magpa-hair follicle drug test si Marcos Jr. Eh, ikaw kaya ipa-drug test namin? Sira ang ulo rin to eh, no? Pero bakit nung panahon kasi ni Digong, hinarang mo kung di ka ba naman tatanga-tanga? Oh. Tapos ngayon, hindi nyo natuloy magamit itong argumento na to dahil kayo mismo nun eh. Alam kasi ninyo, kaya nyo hinarang yung hamon ni Trillanes nun eh. Alam nyo kasi na pwedeng tawag dito, ma-adulterate yung ano bang tawag doon, ma-adulterate sa Tagalog? Mapeke yung resulta. Oh, ano magiging epekto? Pwedeng ikatanggal ang presidente, 'di ba? Tapos later on, makalipas ang 10 dekada, may magsasabi na fake pala yung resulta ng hair follicle test. Oh, 'di ba? Ngayon, dahil hindi po umuubra yon, walang magawa na si Harry Roque, paulit-ulit lang ng ganyan. Tingnan niyo to ha. Sabi niya pa. After all, that is said and done. We thank the Vice President for standing her ground, even if it means standing by her lonesome as she stands for the Filipino people. Hello, Harry Roque. Yung kabuuan ng press con ni VP Sara has nothing to do with the Filipino people. Wala nga po siyang binanggit doon na siya po ay ginawa niya yan at dahil nagmamalasakit siya sa mga Pilipino. Okay? Hindi. Maliwanag na nililigaw lamang niya ang isipan ng atensyon ng mga Pilipino sapagkat napakatindi po nung pasabog na nangyayari po dyan po sa Kongreso. Kaya nga takot na takot siyang dumalo doon at dumadalo pero para lamang po mamwisit. Masabi lang, nakapagpa-check ng attendance pero yung kasiguruhan na makikinig ka sa lecture, eh hindi po kasi magka-cutting classes. Di ba? Ayaw niyang mag-take ng oath. Why? Di ba? Eh, yun po ay katumbas ng panunumpa mo sa pangalan ng Diyos na ikaw ay magsasabi ng katotohanan at tanging katotohanan lamang. Di ba? Para makatulong ka ron sa gustong gawin ng mga kongresista na in aid of legislation yung kanilang inquiry para hindi na maulit yung mga ganong mga butas ng batas, matapala na. Diba, in the future, bakit hindi niya kayang makipag-cooperate kung malinis po talaga siya? Diba? Oh. So, ibig sabihin, may bahid po talaga si Vice President Sara Duterte. Dahil, again, ulitin ko, mabuti pa nga rin po yung ibang mga, iimbitahan ng Quadcom. Diba? Dumadalo sila kahit alam nila na talagang maiipit sila. Pero ito, takot manumpa na magsasabi ng katotohanan, 'di ba? Ano ba naman ang pinagkaiba ng ikaw ay ituring na resource person? Eh kaya ka nga tatanungin na para masigurong hindi pa loko-loko ang iyong isasagot na magiging basihan ng kanilang committee report. 'Di ba? Eh kung after few days sabihin mo, hindi naman, nagbiro lang naman ako doon sa sagot ko. Naniwala naman ng mga buang, 'di ba? Ganun sila mag-ama eh. Oh. Sabi niya rin, kaya wala
So kung meron ka, sige nga, sabihin nyo nga sa akin, anong part doon na meron siyang tinalakay na nagsasabing ito ay concern niya pag mamalasakit niya sa mga Pilipino kaya niya ito ginawa? Hindi ba't in-express niya yung anger niya dahil para sa kanya bobo si PBBM, hindi na pick up yung sinasabi na ano, hindi na pick up yung sinabi ng bata daw na bulbulin na kadete pala, sinabi na ano, na Mr. President, can I have your watch? Eh, ang ibig sabihin pala noon, ito pala ay isang tradisyon nila na pag sinabihan ng presidente, Mr. President, can I have your watch? Diba? Ang ibig sabihin pala noon ay hinihingi namin, pwede ho ba naming makuha ang kasiguraduhan na kami di mo pababayaan, na kami ay tututukad mo habang ginagampanan namin ang trabaho? Diba? Hindi literal na relo. Eh siya pala nakrung-krung na kasi hindi niya pala naiintindihan kung ano ang tradisyon na yun. Siya ang hindi nakaintindi at ang tatay niya na nung tanongin ng ganyan, nagbigay ng totoong relo at nagbigay pa ng baril. Wala, bitterness lang naman yung laman niyan eh. Nung kanyang latest na presser, no, sabi pa niya, salamat! Salamat sa iyong paninindigan para sa mga Pilipino. Ang sarap ipahukay kay Harry Roque, no? Saang part ang binanggit ni VP Sara doon na ito ay para sa mga Pilipino? Sabi niya, higit sa lahat, salamat sa iyong tapang at malasakit sa mga Pilipino. Ito pa, sabi niya, let us rally behind by VP Sara. This is not the time to sit on the sidelines. Ikaw na lang. Let us support the Vice President as she continues to be the voice of the better Philippines that we all deserve. Harry Roque, the Filipino people deserve better Philippines, not the bitter Philippines under the Duterte. Diba? Eh, ano, Kisara, puno ng bitterness yung pinagsasabi dyan eh. Ano tong ano? Diba? Ngayon, in my understanding, mga kababayan, para po sa isang, sabi nga po ni Congresswoman Beatrix Luistro, magaling si Harry Roque, he is well-known lawyer, no? And eksperto ng batas, magsasabi ng ganito per se, hindi ho. Ang ito pong ginawa rito ni Harry Roque, maliwanag lamang po na sinasakyan niya lamang itong ginawa ni VP Sara na to the point na ano, napayuhan niya sana katulad ng payo ni Coco Pimentel na magpa-check up ka. Diba? Hindi yung gagatungan mo pag gatong ginawa ni Harry Roque na pag, kumbaga, naku VP, ang galing-galing mo! Nalindigan ka, binengbang mo si Bangag! Kulang na lang, gumanon si Akla eh. Diba? Ikaw ang tunay na naninindigan para sa mga Pilipino. Sus Mario Joseph. Wala. At alam nyo naman, no, sa maraming pagkakataon, eto hong si Akla, eh marami ng beses na ipinahamak nito si Duterte, si Digong. Diba? Katulad na lang sinabi niya noon na makatanggap po ako ng tawag ni dating Pangulong Duterte. Anytime, aarestuhin na daw siya. Anong purpose niya nun? Why would he do that? Para magkahasik ng galit sa puso ng mga Pilipino na paniniwala ni Harry Roque ay mga DDS ang mga Pilipino na kayang makipag-civil war pag nangyari yun. Eh kaso, di ba? Na-fact check siya. Sinabi mismo ni Salpanelo, tinawagan ko agad ang presidente nung malaman ko yun, pero sabi ng presidente, pero ano ako tinatawagan? Na kahit na sino. 'Di ba? Fake news peddler talaga si Harry Roque. Oh. Alam niyo yung pinakamaganda rito kay Harry Roque, ipahanap po ito. Ha? Alam niyo kung sino yung pinakamagaling po na tukahan para maghanap dito? 'Di ba? Pinakamaganda pong tukahan dito. Walang iba kundi si General Torre. Ano sa tingin niyo? Ay nako, that's a bitter Harry Roque, mga kababayan. Na huling-huli nga po. Ito lang, simple lang naman ito eh. Diba? Pang ano lang ito ni Harry Roque, panggagatong lang ito. At panggagamit na maliwanag
kay VP Sara. Kung talagang tunay na kaibigan, nagmamalasakit po ang ganun. Magpapahayo ng tama, hindi po manggagatong. Imposible namang hindi niya rin naiisip na may pagka something-something na rito si VP Sara base sa kanyang pinaka-latest na presser. Di ba? Kayo ho, ano ba sa tingin nyo? Tama ba mga pinagsasabi ni Harry Roque rito?